Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Viancy. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story, ay pumunta na naman sila Kalingap Rab at ang Kalingap team sa bahay nila Viancy. Kahit alam nila na napakadelikado ng kanilang lugar, ay talagang pumunta pa rin sila. At bonus ay kasama ngayon si Dr. Gab. Kahit na napakasama ng panahon, ay sinikap pa rin nila na puntahan si Viancy at ang kanyang pamilya upang mabigay ang mga tulong galing sa mga sponsors. Kahit na napakasama ng panahon, umuulan, ay todo pa rin sila sa pagbitbit ng mga gamit papunta kay La Viancy. Kasama dito si Kalingap Edu. Kahit na napakalakas ng ulan ay sinikap pa rin nilang dalhin ang mabibigat na kalan at tangke ng gas papunta sa bahay nila Viancy. Kinilig naman ang ating mga viewers dahil bihis na bihis si Kalingap Edu papunta kila Ate Viancy para siyang maniligaw sa kanyang attire. Pagsalubong naman ng Kalingap team sa bahay nila Viancy ay tumambad sa kanila ang napakasipag at napakaganda na si Viancy na kahit naman napakalakas ng ulan ay todo kayod sa paglalaba. Kahit na Sabado at dapat nagpapahinga siya, talaga namang todo trabaho siya sa paglalaba dahil para makatulong sa kanyang pamilya. Sabi nga ni Kalingap Rab at ni Kalingap Edu, baka naman magkasakit si Ate Viancy niyan dahil kahit umuulan ay okay lang sa kanya, basta ituloy niya lang ang kanyang paglalaba. Hindi na nga pinatagal ni Viancy ang Kalingap team sa labas at agad-agad niya itong pinapasok dahil nga sa bumubuhos na ulan. Makikita natin ang simpleng bahay ng pamilya nila Viancy at dito pinupunan niya ang mga Kalingap team para makapagpahinga naman. Matapos nito, agad-agad silang inalok ni Viancy ng mainit na kape dahil siya daw ay nag-aalala sa Kalingap team dahil napakalamig daw sa labas. Kaya naman na-touch ang Kalingap team sa kabaitan na ipinapakita ni Viancy. Humanga na naman ang viewers sa taglay na kabaitan ni Viancy na siyang pinagmamalaki talaga ng kanyang pamilya. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung marami talaga ang mga gustong mag-sponsor sa kanya o mga sumusuporta. Talaga namang nakaupo lang si Kalingap Edu ngunit nakangiti siyang nakatingin kay Viancy dahil siguro humahanga siya sa kabaitan nito at sa ugaling pinapakita niya. Talaga namang napakaswerte talaga ng pamilya ni Viancy sa kanya dahil bukod sa mabait na siya, maganda pa. Habang hinahanda ni Viancy ang kape para sa kanyang mga bisita, ay agad-agad na sinet up ng Kalingap team ang mga dala nilang kalan at gas. Dahil dito, lubos-lubos ang pagpapasalamat ni Viancy at ng kanyang mga magulang. Dahil dito, hindi na rin sila magpapakahirap na magsindi ng uling o mausukan man lang para lang makapagluto. Kinilig naman ang Kalingap team noong abutan ni Viancy ng tasa ng kape si Kuya Edu. Alam naman nila na hindi ito umiinom ng kape, ngunit dahil si Viancy ang nagtimpla, ininom pa rin niya, tinikman niya man lang kahit konti. Pagkatapos nito ay umupo na rin si Viancy nang medyo malayo lamang kay Kalingap Edu dahil halata pa rin na hindi siya mapakali at nahihiya pa rin siya dito. Ang tinitipo ng puso ko.
Sa kanilang pag-uusap, sabi naman ni Kalingap Edu na gusto niyang bilhan ng washing machine si Beyonce dahil napakahirap kayang maglaba ng kamay lamang ang gamit. Maya-maya, nagulat ang lahat sa ginawa ni Kalingap Edu. Ako na magtutuloy. Kuya, I'm sorry. Don't touch me. Tama ba ang ginagawa ko? Huwag na po kuya, it's ako pa ang maan mo. Ha? Mata na. Dapat nagpapaya ko, may sakit ka ba lang? Hindi po. Ha? Ano? Ha? Mata na. Kinilig ang lahat, pati ang Kalingap team sa mga nangyari dahil si Kalingap Edu ay biglang tumayo at nilabhan ang mga labahin ni Ate Beyonce. Isa na ba itong pahiwatig na parang manliligaw na si Kalingap Edu? Kita naman natin na nagpapanik na naman si Ate Beyonce dahil hindi niya alam ang gagawin. Ayaw magpapigil ni Kalingap Edu sa pagtulong sa kanyang paglalaba. Kaya naman dahil dito ay kinilig talaga ang mga viewers. Todong-todo na naman ang pamumula ni Beyonce dahil hindi na naman siya mapakali, parang kinikilig na naman siya sa mga biglaang ginagawa ni Kuya Edu. Ako pa na yung halaga. Lahat yata ng manonood at ang Kalingap team na nandoon ay talagang kinilig dahil ito ang unang pagkakataon na hinawakan ni Ate Beyonce si Kalingap Edu. Kahit anong pigil kasi kay Kalingap Edu ay ayaw niya talaga dahil gusto niya talagang tumulong. Ngunit sa huli, sabi naman ni Ate Beyonce na ipagpapatuloy niya na lang kapag nawala na ang ulan at doon ay pinagbigyan na siya ni Kalingap Edu. Napaka-helpful ko talaga, no? Bakit maglalo pa ng ganito? Nag-aalala mo kami, eh. Ay. Bigyan mo, nababagin, ha? Paano ka niyan pag nagkasakit ka? Pagkatapos ng kanilang maiksing paglalaba ay nag-usap-usap na silang dalawa. Pinipilit nga siya ni Kuya Edu na magsalita dahil napakatahimik talaga ni Ate Beyonce. Maya-maya ay napansin ni Kalingap Edu ang kamay ni Ate Beyonce. Wala kayong washing machine dito? Wala. Ay, kaya nga naman pala. Manual? Kaya kamay. Manual, napakagod din. Tingin nga lang kung may mukhang manong. Kung magaspang. Grabe nga. Mas mano pa sa'yo. Mas mano pa ang kamay ko sa'yo. Grabe. Sobrang salaba? Kaya nga, sobrang sipag mo. Kinilig naman ng mga viewers dahil talagang concern na concern si Kalingap Edu kay Ate Beyonce. Noong maggutom na silang lahat ay hinanda na ni Beyonce ang kanyang niluto. Hinangaan na naman si Beyonce ng Kalingap team dahil sa kanyang pagkamaalalahanin at magaling magluto. Anong nilagay mo dito? Bakit ang sarap? Hmm? Suka lang po yan. Ha? Suka? Asukal. Asukal? Asukal po. Asukal? Yes. Masalamat ha. Welcome po. Hmm? Welcome po. Hmm. Plus points na naman si Ate Beyonce dahil sa kanyang cooking skills. Nagpasalamat sa kanya ang Kalingap team sa masarap na merienda. Nag-usap pa sila ng kung ano-ano mga bagay, ang kanilang mga pamilya at dumating sila sa point na nag-usap sila kung ano ang kanilang mga paboritong pagkain. Sabi naman ni Kalingap ay sana next time ay paglutuan din daw siya ni Beyonce ng kanyang paboritong tinola. Ano okay? Sige, salamat.
na po muna. Ha? Salamat po kay Eds. Hayaan niyo po sa sunod po. Pipilitin ko po maging madandan. Bago umalis ay nagbigay muna sila ng mga pera na galing sa mga sponsors. Pagkatapos nito ay umalis na rin ang Kalingap team. Sana ay patuloy pa natin silang subaybayan at suportahan si Ate Viancy at Kalingap Edu, ganoon na din ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, bye! Mahal.